and Philip Quirino, having been elected and proclaimed President of the Philippines. Tanghal! Ha! Pinangunahan ni Pangulong Noynoy Aquino ang re-interment ceremony ni dating Pangulong Elpidio Quirino sa libingan ng mga bayani, kasama ng National Historical Commission of the Philippines. Matapos bigyan ng arrival honors si Quirino, nagkaroon ng funeral march patungo sa bago niyang himlayan mula sa Manila South Cemetery. Ginawaran si Quirino ng 21-gun salute at sinabuyan ng mga bulaklak. Sa dulo ng re-interment ceremony, iniabot sa mga kaanak ni Quirino ang ating watawa. Itinakip sa kabaong na nagdala ng mga abo nito. Panahon na nailipat si President Quirino. Ngayon, araw na ito, February 29, 60th death anniversary po niya. Kasunod ni na dating Pangulong Carlos P. Garcia at Diosdado Macapagal, si dating Pangulong Elpidio Quirino na ang ikatlong pangulo ng bansang inilibing dito sa libingan ng mga bayani. Dito sa kanyang puntod, makikita ang tatlong core values na kanyang sinunod noong siya ay nabubuhay pa. Ang tolerance, love, at goodwill. Pinatawad niya ang mga Hapon despite the fact na binaril ang asawa niya at tatlo sa lima niyang anak. Anong klaseng tao nagpapatawad na ganito? The lesson of forgiving the unforgivable. Isa sa mga tumulong sa paglipat sa mga abo ni Quirino, si dating Pangulong Fidel Ramos. Ito ay desisyon ng pamilya. Pero ako, tumulong sa mga arrangements dito kasi ako ang nagpalabas nung the most recent executive order during my time as president. Bilang war veteran at dating AFP Chief of Staff at Pangulo, entitled si Ramos na ihimlay sa libingan ng mga bayani. May napili ng araw siyang himlayan dito, katabi ng puntod ni Quirino. Pero hindi pa raw niya ito magagamit dahil malakas pa raw siya. Wala, pili na ito. Yan ako na mo. Nang tanungin kung dapat bang ilibing sa libingan ng mga bayani si dating Pangulong Ferdinand Marcos, wala raw siyang personal na posisyon dito. So anong gusto sabihin na let the people decide? The representatives of the people, and that is Congress, by way of a resolution, by the majority. Oh, ganun lang naman. Eh, Congress yan eh. Oh, representatives of the people yan. Tina Panganiban Perez, GMA News.